Mangyayari na nga bang pinakahihintay ng maraming Lakers fans? Pero bago nga natin yan pag-usapan mga idol ay eto muna nga si Andre Iguodala. Matapos kasing sumalpak siyang hapon sa laban nga nila against sa San Antonio Spurs ay sumakit ang baywang ni Iggy mga idol. Sabi nga ng isang Warriors reporter na out etong si Iggy for tomorrow's game nga daw in Chicago dahil sa kanyang hip soreness. At sabi naman ng mga Warriors fans na talaga namang in-expect daw nila ito nang makita nilang sumalpak etong si Andre Iguodala na for sure nga daw next game ay wala na siya dahil sa sakit ng katawan. At ayun nga mga idol, mismo ang nangyari, wala si Iggy sa laban nga nila bukas. At pag-usapan nga rin natin ang saglitan itong team ng Utah Jazz dahil mga idol, as the days goes by ay talagang napapatunayan nga na mali ang ginawa ng Minnesota Timberwolves na pagkuha nga kay Gobert sa Jazz. Dahil ang pick nga na na-trade na itong Minnesota na naging Walker Kessler para nga sa Utah Jazz ay ngayon nga ay nag-average na ng more blocks kaysa nga kay Rudy Gobert. 2 blocks per game ngang ina-average na itong rookie na si Kessler, samantalang si Rudy Gobert ay 1.3 lamang. Tapos eto nga rin si Gobert mga idol ay hindi nga rin magandang nilalaro para nga sa Minnesota Timberwolves. At ngayon ay hindi rin maganda ang kanilang standing. So parang hindi nga nakatulong si Gobert na inaakala nga na itong Minnesota Timberwolves. E sandamukal pa naman ang pinalit na itong Minnesota para kay Gobert mga idol. 4 na player ang kanilang binigay at 5 first round picks at isang pick swap. So grabe mga idol, 6 first round picks para kay Gobert tapos hindi naman nagwo-work out. Kaya naman for sure sising-sisina itong Minnesota Timberwolves na ginawa pa nila itong trade na ito. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang balita patungkol kay Rob Pelinka dahil ngayong araw nga ay na-i-report na ang Lakers ay kinausap na ang Pistons at sila ay nag-discuss patungkol nga sa isang trade si Bojan Bogdanovic at si Nerlens Noel. Now alam naman na siguro natin sa mga nakaraang balita ng Pistons gusto ng first round pick kapalit nga neto ni Bojan Bogdanovic. At alam din naman natin na ang Lakers ay ayaw nga or hindi basta-basta nilang pangkakawalan ang kanilang 2027 at 2029 first round pick. Pero mga idol, ang mga Lakers fans ay parang medyo umuo na nga dito sa trade na ito. Dahil napakalaking tulong nga daw ni Bojan Bogdanovic mga idol sa kanilang team ngayon. Ang kanilang main problem na 3-point shooting tapos spacing ay wala nang ibang maganda pang sagot kundi si Bogdanovic nga daw. Dagdag pa si Nerlens Noel na pwede nga daw tumulong dito kay Anthony Davis at Thomas Bryant. Kaya naman mga idol, para sa mga Lakers fans ay ito ang worth it na kapalit ng isang first round pick. Ito nga daw si Bojan Bogdanovic na ngayon ay nag-average ng kanyang career high tapos nasa 3-year deal pa. So hindi nga masasayang ng ganun-ganun lang daw ang magiging kapalit na first round pick na itong Lakers. Kaya naman buhay ngayon ang mga Lakers fans mga idol. Mataas na naman ang kanilang hopes na sila'y mag-i-improve nga this season. Dahil ngayon kahit nga sila'y 13th seed ay 2 games behind lamang sila mga idol sa 6th seed. So may malaking chance pa rin itong Lakers mga idol na pumasok nga sa playoffs. At for sure, kapag nga daw nag-improve pa ang kanilang roster, ay baka hindi namang 6th seed ang kanilang angatan. Baka nga daw umabot pa sila sa 3rd or 4th seed. Kasi imagine mga idol, adding a 42% 3-point shooter dito kay LeBron James at kay Anthony Davis. Sobrang lethal nun mga idol dahil it opens up so much opportunities, driving lanes para nga dito sa dalawang superstar ng Lakers na si AD at si LeBron. Si KCP at Danny Green nga mga idol na respectively 33 to 34% 3-point shooters ay napakalaking tulong na dito kay LeBron at AD. Paano pa kaya ang 42% 3-point shooter na si Bojan Bogdanovic? Anyways mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito sa napag-usapan ng Lakers at ng Pistons na trade? Si Bojan Bogdanovic at si Nerlens Noel? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.